natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. God of blessings, the City Government of Calapan and the Department of Interior and Local Government sings of your glory. Deepen our gratitude for all you have made and awaken in us a renewed commitment to care for the earth and each other. Inspire leaders with openness to listen to the most affected by climate change and with courage to act urgently and wisely so that our common home may be healed and restored and all the people and generations to come may delight in it. Lord, all praise be yours through all that you have made. And first, my Lord, brother, son, who brings the day, how beautiful is he, how radiant in all his splendor of you, most high, he bears the likeness. All praise be yours, my Lord, through sister, moon, and stars in the heavens, you have made them bright and precious and praise. All praise be yours, my Lord, through brothers, wind, and air. All praise be yours, my Lord, through sister, water, so useful, lowly, precious, and pure. All praise be yours, my Lord, through brother fire, through whom you brighten up the night. All praise be yours, my Lord, through sister earth, our mother, who feeds us and produces various fruits and colored flowers and herbs. Praise and bless my Lord and give him thanks and serve him with great humility. Lord, marami pong salamat at tinipon niyo po kami ngayon sa pamumuno po ng mga leaders ng ating lipunan, sa pamahalaang lungsod ng Calapan at sa Department of Interior Local Government. Marami pong salamat at ginawa niyo po kaming instrumento para pangalagaan ang ating inang kalikasan, lalo na ang ating coastal areas. Lord, sa araw po na ito, gabayan niyo po kami sa paglilinis at nawa po maging matagumpay po ang gawain namin ito at makamit po natin ang hinihiling po namin na maging isang green city ang lungsod ng Calapan at maging matagumpay po at mabawasan ng tuluyan hanggang sa matuldukan po natin ang pagkakaroon ng marine litter waste or water pollutions po sa ating mundo. Yun lamang po hinihiling po namin, Lord. Marami pong salamat. Amen. In the name of the Father, and Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan, thank you very much po. Ayan, bago tayo dumako sa kasunod na bahagi ng ating programa, I acknowledge po muna natin ang ating mga partner agencies and organizations para po sa ating cleanup drive. Ayan, isa-isahin ko lang po, narito na po ba ang personnel natin from Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard na nagdiribang po ng kanilang 122nd founding anniversary. Ayan. Of course, narito na rin po mga kapatid natin mula naman sa Bureau of Fire Protection. Ayan. Ganun din po kasama natin ang mga personnel from the Philippine National Police. Ayan. Narito din po ang Maritime Police natin. Ayan. And of course, from Blue Alliance. Blue Alliance, DepEd Calapan City. Rotary Club of Downtown Calapan. Calcideco. Kasama din po natin ang Filipina Shell Foundation. Ayan. Ang City College of Calapan. Bindoro State University. Divine Word College of Calapan. ACLC. And Laboratory High School Calapan Campus. And of course, kasama din po natin ang People's Council ng Calapan City, DNR, personnel from Senro, BFAR, barangay officials ng Barangay Lazareto, DepEd, and of course, ang ating City Government of Calapan City. Ayan. At doon po sa iba natin mga kasama na hindi ko nabanggit, And of course, ayan, our very own, pala, sorry, the Department of the Interior and Local Government. Ayan, at sa iba pa po natin partner agencies na makakasama ngayong araw. And of course, we also acknowledge the presence of the City Administrator, Attorney Usam. Good morning, sir. Ayan.
Ayan, so para po tayo magpatuloy, ahingan po natin ang isang mensahe, ang ina ng Calapan City, Honorable Marilu F. Murillo. Parang mas puyat ako sa inyo. Pero maaga ako dito. Kasi gusto ko makipag-celebrate sa ating mga ginagawa ngayon. Tulad ng ito kasi ay pinamumunuha na ating DILG. Kaya sabi nga dito, isang makalikasan at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang super good morning to all of you. Super good morning, madam. Good morning. Ngayong araw nito ay ating isasagawa ang isang clean-up drive na magsisimula dito sa Barangay Lazareto hanggang Barangay Suki at hanggang sa Harta Piloto. Pero palagay ko, hindi na tayo lahat makakasama kasi kailangan natin ng bangka para makarating sa Harta Piloto. At ito ay bilang pakikisa natin, hindi lamang sa nationwide kundi isang international community-based clean-up drive. Bilang isang gobyerno na naghahangad na isang luntian, asensado, at kumakalingang lungsod. Ang City Government of Calapan ay patuloy na makikibahagi sa mga gawain pang kapaligiran, ang hirap magtagalog ha, pang kapaligiran at gumagawa ng mahakbang upang maprotektahan natin ang ating inang kalikasan. Kapon lamang ay ginawa ang Culminating Activity at Lessons Learned Conference ng Healthy Oceans and Clean Cities Initiative or HOCSI Project ng UN Habitat. Nandun po kahapon at dun po isinara yung UN Habitat HOCSI Project. At ang Calapan City po ay nabigyan ng 7.5 million sa ating landfill. Ano? Ayan po. At marami pong gagawa doon, marami po tayong nabigyan ng tulong na ating mga kababayan na magkaroon ng Live Youth Project sa pamamagitan ng galing sa basura. Para sabi nga, kasi ang plano ko, tayong lahat, sana by year 2040, zero waste na po tayo. Ayan. At sa pamamagitan ng proyektong ito, nakabuo tayo ng isang mekanismo sa ating waste management system at naging posible ang pagkakaroon ng Calapan City EPR Ready Plastic Circulatory Center and Sikapis 3Rs Vehicle at 3Rs Machineries sa Barangay Batino. Patunay lamang na ito, ang City Government of Calapan ay binibigyan ng pagpapahalaga ang kalagayan ng ating kapaligiran alang-alang sa kaligtasan at mabuting kalusugan ng ating mga mamamayan. Sa ating pagsasagawaan ng clean up drive, nawa ay ating ding buhayin ang diwa ng kabayanihan na ating kinagisnan. Ipakita natin ang pagkakaisa at pagtutulungan sapagkat ito ang daan tungo sa isang matibay at matatag na lungsod ng Calapan na kayang humarap at bumangon kahit na anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay. Nais ko po kayong batiin lahat. Iyan na. Happy World Bamboo Day. Happy 122nd founding anniversary ng ating Philippine Coast Guard at Happy International Coastal Cleanup Day. Together, let's make a difference and see the change. Dagatan, and see the change. Muli, sa inyo pong lahat, isang mapagpalang araw. At lahat po sana tayong lahat ay pagpalain lagi ng may kapapoong may kapal sa ating araw-araw na buhay. God bless you all. Ayan, thank you very much po, Mayor Malu Murillo. Ayan.
So, mga kabarkada, ayan, nandyan pa po ba tayo? Ayan, so dumami na po ang ating mga participants, ano? Ayan, so sa ating pong pagpapatuloy ay mapapakinggan po natin ang isa pang mensahe na manggagaling naman sa Regional Director ng DILG Mimaropa, R.D. Carcesar Rimando. Thank you, Wally. Malamig na umaga po sa inyong lahat. Sabi nga po ni Mayor, welcome to the nationwide community-based cleanup drive. So sa ating pong mahal na Mayora, sa ating pong mga kasama sa DILG family, nandiyan po ang ating Philippine National Police, nandiyan po ang Bureau of Fire Protection, at syempre, nasa kulungan po yung BGMP. At syempre, nandito po yung ating mga DILG. At sa inyo pong lahat, lalo-lalo po sa LGU, magandang umaga po. At sabi nga po, Barkada 2023, Barangay at Kalinisan Day. Alam nyo po, no, ako elementary, lagi sinasabi ng aking teacher, cleanliness is next to godliness. Kaya nga po, sa pagdiriwang at ginagawin natin ngayong araw na to, sana po lagi natin isipin, ang kalinisan ay sunod sa pagka-Diyos. Kaya po, sa ating pong Coast Guard cleanup at anniversary po ng Philippine Coast Guard, ipinagdiriwang din po natin ang World Bamboo Day. Ito pong ginagawa po natin ay hindi lang po sa Calapan. Ito po ay nationwide. Yan po ay ginagawa sa Calapan, sa kabilang lalawigan, sa buong Maropa at sa buong bansa at sa buong mundo. Nagkakaroon po tayo ng International Cleanup Day. Nalala niyo po nung tayo nagkaroon ng oil spill. Nakita po natin na lagi ang pangangailangan na panatilihin po natin ang kalinisan ng kapaligiran, lalong-lalo na po tayo mga Maropan, panatilihin po natin ang kalinisan ng ating karagatan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, thank you so much po, RD Carl. At syempre, isa din pong mensahe ang mapapakinggan natin mula naman po sa Program Manager ng Green City Program ng Calapan City, Sir Orlando Maliwanag. Magandang umaga po Mayor, kay Director ng DLG, sa lahat po ng mga kawani at opisyal na pamahalaan, local man o national, sa mga grupo ng community po ng Lasareto at saka ng Suki kung mayroon ditong kinatawan. Mga barangay opisyal, magandang umaga po. Hindi ko nahahapaan po aking mensahe. Alam naman po natin na Green City Ulunti yung so dati pinapangarapan sa Calapan. Yan po ang tinatak nating landasin sa Calapan sa pangunguhan ni Mayor Murillo. At ito po magawain katulad nito ay napahalaga po. Sapagkat maimportante ng kalinisan bilang isang bahagi ng ating pagkakamit ng isang lutiang usod. Ano? Sana lang po ay huwag matigil sa pagiging seremonya ang ating mga cleanup. Kundi ito presay kami nating lifestyle na araw-araw ay dapat ay Coastal Cleanup Day o pangalaga sa kalikasan, sapagkat kung hindi natin ito gagawin at isang araw lang tayo lagi na lang sa-celebrate taon-taon, ay hindi po natin makakamit ang gusto na mangyayari pa sa kagandahan ng kalikasan ng ating bayan. Yun na lang po at maray pong salamat. Ayan, thank you so much po, Sir Maliwanag. Ayan. So, yan, unti-unti na pong sumisikat ang araw. And of course, para po sa ating activity briefing at ilan pong reminders, ay tinatawagan po natin si Sir Otet from FMO Calapan City. Thank you, sir. Good morning. Bali, welcome po sa lahat po na nandito po. Ano po ngayon? Napakarami po natin. Para lang po sa kalaman po lahat, ito po meron po tayong 6 stations po para sa ating event. So, ang number one station po natin po ay doon po sa May Bantay Dagat Station, yung launching area po, doon sa bandang gawing kanan ko. Kung kayo naman po inakarap sa akin, ay bandang kaliwa. Ano po, ang ma-assign po doon po na mga groups ay ang delegates pro from the PNP, City College, ang SENRED, at ang mga tropa natin from the BJMP. Ang dito naman po, Station 2, kung nasan po tayo ngayon, ang Old Pier, kung tawagin, ang nandito rin po na ma-assign ay ang mga tropa din po from PNP,
tropa from City College, servisyong tama at ang CDRRM. Ang Station 3 naman po ay bandang doon po sa May Silangan. If lalakad po tayo sa inyong bandang kanan, kung nakatingin po kayo sa akin, ay doon sa may tapat po ng Iglesia ni Cristo. Ang nandoon po ay ang PNP City College, DILG, Office of the City Mayor, Green City, Community Affairs Office, and the People's Council. Doon naman po sa Station 4 and 5 na nandoon po sa may bandang dulo, ang ma-assign po doon po ay kasama ko po kayo. PNP, kasama rin po ang City College, BFAR, at ang mga City Scholars. Ang Station 6 naman po ay ang Harga Piloto, yun po nakikita po natin sa ating tapat. Meron po tayo dito mga floating assets po ng galing po sa Blue Alliance Batay Dagat. Nandito rin po ang floating assets po ng CDRRM. At ang alam po namin ay darating na po miyame ng konti ang sa BCG. Bali, mga tropa po from BCG, DILG, City Tourism, and CIO, pupunta po doon sa Harga Piloto. If ever po meron po pong gusto, kung sakali, magsasabi lang po sa amin para po ay maisakay po. Ngayon po, konting paalala lang po sa lahat po na maglilis po. Siyempre, nabigay po natin ang information po na magdadala po tayo ng kanya-kanyang sako at cleaning tools and materials. Ang ating pong mga dadaputin po at ilalagay sa sako ay ang mga non-biodegradable. Ang mga biodegradable po, nakikita po natin yung mga water hyacinth po dyan, saka sa mga tambo, yan po ay ating ibabaon po sa medyo bandang taas. Na ang alam po namin ay may pre-prepare na po ang Barangay Lasareto na hukay para dun po natin ilagay. Dun po sa mga station po natin, dun po natin ikakalap po ang ating mga naipon, nasako, ng basura to be collected po ng ating mga tropa from Senred po. Ano po? So ulitin po namin, ang ilalagay lang po sa sako po ay yung mga non-biodegradable kagaya ng mga plastics, bottles, at saka iba pa. Ang mga biodegradable po ay atin pong ibabaon doon sa mga station sa may bandang taas lamang po. So, okay na po. Understood na po. Yung iba po mga tropa from the city government po natin, mga kapwa empleyado, ay dito po tayo sa Station 3. Bali, ang command po ng Station 1 ay from kay Ate Kay Rancho from the FMO. Ang number 2 po ay kay Sir Joseph De Choco from Servisyong Tama. Number 3, ang team leader niyo po ay si Attorney Yel. And number 4 and 5 po ay kasama ko po kayo. At ang command po naman sa Station 6 ay ang Philippine Coast Guard. So, mag-ingat po tayo sa pag-ano, pag-kuha ng mga babasaginan po, baka tayo po mataga. Magdala, yung iba po may mga dala, kita na namin, bigyan mga gloves po. So, ilang po, and Happy International Coastal Cleanup Day po. Maraming salamat. Ayan, so bago po tayo mag-proceed, very briefly lang po, magkaroon po muna tayo ng short photo opportunity. Sige po, sige lang po. Ayan. Ayan, sige po. Magkaroon po muna tayo ng photo op. Ayan, DILG po muna with City Mayor. Ayan, very briefly lang po tayo. Ano po? Ayan. At sa araw din pong ito, binabati po natin ang nagdiriwang ng karawan, si PMS Romel Basco mula po sa Philippine National Police. Happy birthday, sir! Tapos meron din po kami napulot na susi. Ayan, dito kay Sir pala. Ayan, maganda. Sige, ready po? Ready? 1, 2, 3. Ay, sa akin naman po. Ready? 1, 2, 3, 1, come on! Meron sa pong finger hand! Finger hand po tayo! Ayan, picture po muna tayo.
Ayan, so kung okay na po tayo, sige po, pwede na po tayo mag-umpisa na maglinis po sa ating coastal area at mag-ingat po tayong lahat. Good morning po. Para po dun sa ating mga kasamahan ko, ma'am PNP. City College po na students, CBC Scholars po, standby po lang po. For, kayo po yung nasa 4 and 5, station 4 and 5, sasakay po tayo dun sa ating modern jeepney at yung dalawang bus po na city government. Including po ang ating mga tropa from Bipar. Meron po sa likod doon. City College po, yung mga students po, pwede po kayo dito pumunta po muna sa unahan for photo ops. Mga tropa po from City Government of Calapan, photo ops po. Tinatawag po mga kasamahan po namin sa City Government of Calapan, photo ops din po. Next po is ang City College. Bilis daw na. Iinit na mamaya. Ready po, dito tingin!
Sige, silip! Sige po, compress pa! Okay, ready! Dito tingin! Pasok, pasok pa! Sige, saya pa! Kabila, kabila! Pwede pa dito! Wala siya pa, oh! Sa mga taga City College at mga City Scholars po natin, sasakay po tayo dun sa mga bus, nandun po sa City College po, dito po, sunod po sa akin po mga kasama, dito po, sasakay po tayo dun sa bus, diretso po tayo sa dulo. City Government Scholarship. City Government Scholarship. Pakiano si Tita dun sa ano, papipicture ako dun. City Scholars po natin. Sasakay po tayo dun sa dalawang bus dun sa bandang barangay hall po natin. Patungo po tayo dun sa station natin sa Supi. Abili ka! Okay po, finger heart po. Finger heart po. Okay po. Bill, ganito. Mayor, solo po niya po sa Arcadia. Magandang umaga po sa aking kababayan dito po sa lungsod ng Calapan. Naririto na naman po uli ako. At tayo po ngayong araw na to ay nagse-celebrate ng International Coastal Cleanup Day. At ganoon din po yung founding 122nd founding anniversary po ng Philippine Coast Guard and ng Bamboo Day po ngayong araw na ito. Pagsama-samahan po natin na mapalinis po natin lahat po ang ating coastal area. At sana po ba by 2040 ang ating po mga kapaligiran ay zero waste na po tayo. Magsama-sama po tayo, padatilihin po nating malinis ang Calapan at gawin po natin itong isang green city sa mga darating na araw. Sa inyo pong lahat, God bless you all.